Hi guys, welcome to Lucky TV, kung saan hindi tayo basta-basta Luis listens. Ang gagawin natin ay i-discover ko ulit ang isa pang aspeto ni Luis Manzano na isang pagiging singer. Singer po siya. Sintonado yan. Kinukubli ko lang ang aking galing, ang vocal prowess ni Luis Manzano. Kaya ngayon, mag-i-interview tayo at magkakaroon tayo ng voice lesson. Nandito tayo sa Cornerstone Studio. Let's do this. Tanga, full na nga, pinush ko. Gwapo lang ako. Gwapo lang ako, pero yung pool, pinush ko. Exacto, kasama ko ngayon sa Luis Lessons para bigyan ako ng napakalupit na vocal lessons. The one, the only, Eric Santos. Pamimol mo ako. Uy, pinakantay mo naman yung kamay ko. Ang tagal naman nun. To idol to si Eric. Thank you, maraming salamat for having me. Thank you, Luis, sa iyong napaka-sikat na sikat na show. Luis Lessons. At syempre, kasama natin ang resident keyboardist, musiko natin. Tim, thank you very much for being here. So, sabi ko, ang gagawin natin ngayon ay, kung hindi nyo na itatanong, ay isa sa mga facets ni Luis Manzano ay isang singer. Doon talaga ako nag-singer. Pero napariware ako. Kaya ako yung nag-post. Alam naman namin yun. Alam ng mga taga-ASAP yan, Luis. Trivia. Diba? Pag kinakanta ko ang The Prayer. Pag kinakanta ko ang The Prayer, nahihirapan ka ba sa The Prayer? Oo, mataas yun eh. Nahihirapan ka doon ba? Ikaw, Tim, mahirap ba ang The Prayer sa vocals? Oo, si Andrea Pacelli yun eh. Sento che ci salve. So, nahihirapan kayo sa The Prayer? Totoo, nahihirapan ako doon. Next time, turuan kita pa paano ka kumanta ng The Prayer na may pulburon at puto seko pa sa bibig. Bago lahat, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba sa lahat ng mga nagawa mo ng duet, ano yung pinaka-favorite mo? Of course, every performance is special para sa'yo. Pero ano yung pinaka, nung nagawa mo, nagpakilig sa'yo ng sobra? Nung nagkaroon ako ng collaboration with Regine Velasquez. Iba yun eh. Iba yun. Iba yung level, iba yung excitement na naramdaman ko. Tapos, yung excitement ko, nakisabay yung fans ni Ate Reg. Isa si Ate Reg sa talagang tinitingala nating lahat, hindi lang ako, nating lahat, especially sa aming mga galing sa contest, sa singing contest. Yes. Siya yung aming, kumbaga, patron ng mga produkto ng mga singing contest. At napansin ko kay Ms. Reg, at tinagal ko siya kasama sa ASAP, hindi siya maramot. Hindi. Very, very generous si Ms. Reg. So, Eric, ano bang, sabi ko nga, dahil gusto kong bumalik sa singing. No, kabisado ko kasi yung ano nito, yung kung paano siya mag-vocalize. Bata pa lang kami sa ASAP. It's talagang true. Hanggang ngayon yung pa rin ang vocal exercise mo, no? Ikaw magsasabi kong medyo outdated na. Kasi ang nagturo nga sa akin noon was patay na. Oh, no! Sino? Hindi mo kilala. Okay. Titindan ng ano yun sa soft drink sa kanto yun eh. Hindi ko alam ano yung tinuro yun sa akin. Si-si-si-si-si-yo. Yan. Matagal niya na po yung vocal exercise. Tama ba? Pasado ba? 20 years ago, vocal exercise niya na yan. Hanggang ngayon, vocal exercise niya pa rin yan. Kaya walang progress. Kaya walang Uy, kahit pero anong... alam mo, hindi lang sa pagkanta ang ano ah, ginagawa ang vocal exercises. Okay. Kahit sa hosting na katulad ni Luis, isa sa mga talagang pinagpipitagang hosts dito sa Pilipinas. Diba? Award-winning. Award-winning. Alam ha, nagbo-vocal exercise ka rin before. Hindi naman, pero at ito totoo to, may mga nakikita ako mga new hosts na pag nag-host, eh talagang dito nila kinukuha. Mm-hmm. Tapos after one week of hosting, ubos na yung very raspy na ang dating. Mm-hmm. So eventually, matututo ka, lalong-lalong na akong very blessed ka na marami kang ginagawa. Nakukunin mo talaga sa gallbladder mo. Diaphragm kasi yun. Ikaw, diaphragm, matuto ka. Next level na yun eh. Eric, di ka pwedeng ganito lang sa industriya. Akit-akit ka. Okay. Hindi, totoo. Para hindi ka maubos. Totoo yun. No? Diaphragm talaga. Ano yung mga lip exercise kang ginagawa? Yeah, ang tawag doon yung lip trill and tongue trill. Trill. Trill, yes. Okay. So, minsan napapagod na ako sa
vocal exercise. Kumbaga, nire-reserve ko na yung, yung boses ko for my performance. Okay. So ngayon, ang ginagawa ko, puro lip trill and tongue trill. Yun yung turo sa akin ng voice teacher ko. Okay, go. Isa lang ang dapat nating tandaan pag gagawin natin yan. Tsaka mo sinabi yung reminder kung kailan ginawa ko na. Hindi mo pwedeng ibagsak mo sa akin lahat ng structure. Isa lang ang pwede natin, isa sa mga dapat nating gawin, dapat mag-test muna tayo kung tayo ay COVID negative. Kasi talsikan ng laway yes, ito. Yes, yes, yes. Mabuti ng safe ngayon. Oo. Ako po yung sundo nyo. Hindi na po kayo. Go-go na po tayo. Okay ko na po. Mula baba, taas, pababa. Sorry, pero okay, ito na, ito na, ito na, ito na. Ba't ko tinanggap to? Bakit ko ginagawa to? Bad trip ka? Pwede tayong kumuha ng note na pwede nating sundan, yung ladder. Hindi ko nga magawa sarili ko, pinaladder pa ako. May singaw pala ako. Sundan mo lang yon. Ngayon ko na naalala, may singaw ako. Okay na ako. Sundan mo lang yon. Sundan mo lang yon. Mag-ready ka. Wala ka sa tono. Hindi pa nga kanta yun, wala na sa tono. Next! Next! Oh, next. Yung tongue, yung tongue. Ito medyo mahirap. Mas mahirap to kasi sa lip trill. Para pa rin sa ano, kumbaga lumuwag yung vocal chords mo. Wala ka mong lakad ngayon? Baka may kailangan kang puntahan. Sige, anayin natin. Ha? Medyo mahirap to. Ako rin, nahihirapan ako dito eh. Walang hinga yun. Okay. Wala, isa pa. Ikaw naman. Wala ka sa tono, isa pa. Bakit pati yung vocalization? Second verse. Ito, may tanong ako sa'yo. Bago mag-concert, ikaw ba, bagong big performance, anong paghahanda ginagawa mo? May mga singer kasi na umiiwas sa malamig. Meron naman gusto ng malamig. Oo. Ay, ikaw, ano? Ako kasi nasanay ako sa ano, nasanay ako sa malamig. And since I have acid reflux, iniiwasan ko yung mga pagkain at mga inumin na nakakapagpa-trigger ng reflux ko. Kasi it affects our voice, ha? Oo. Kahit sa mga hosts. So, ang kalaban talaga natin, since we always use our diaphragm, dyan ang kalaban natin, yung acid reflux. So, may mga pagkain na nakapagpa-trigger, kagaya ng mga spicy na mga pagkain. Caffeine, minsan. Caffeine, di ba? So, yun yung mga iniiwasan ko sa ngayon. Ceremonias. May ceremonias ka ba? Yung sa'yo, yung your own personal quirk. Kasi naalala ko, in-interview namin data si Angge. Si Angge. Sabi ni Angge, bago mag-concert, nagpapahamog siya ng itlog. Oh, may ganun. Oo, sabi niya, Angge. Meron akong pinapahamugan na ito. Isang gabi lang naman. So, kailangan mo siyang pahamugan. Tapos kinabukasan, iinumin mo siya. Sinubukan ko magpahamog ng itlog. Nagkasakit ako. Ibang itlog naman yung pinahamog mo. Mukha nga. Ikaw, meron ba yung your own personal... Yes, of course. Ako, napaka-importante sa akin, Luis, ng kompleto yung tulog. I listen to mga relaxing music. Pagkatapos, kailangan mga 10 o'clock, yung nasa bed na lang ako, is iniisip ko na yung mangyayari kinabukasan. Tatry kong matulog. Kung hindi talaga ako makatulog, kailangan na ng... sundot. Pampatulog. Okay, o Eric, kanta na tayo. Isa sa mga favorite song ni Eric para sa akin ay Kung Akin ang Mundo. In fact, yes, oh hindi pa siya sumisikat ng sobra-sobra. Sinabi ko na si Eric na, bro, sobrang lupit ng kanta mo. Yeah, diba? Naalala ko yun, isa si Luis sa mga gustong-gusto tong kanta na to. Yes, up to now, up to now. Ano ba yung tamang banat natin dyan? Sige, kasi ito, tong kanta na to, medyo ano siya, acoustic. Mm-hmm. Tapos, dapat ano lang, mellow lang and... mellow. Yung pagkakakanta mo dapat ay
dadamahin mo lang siya. Yung para kang, it's a modern harana type of song. Kasi nag-download ako ng lyrics, baka sakaling di mo alam lyrics ng kanta mo. mababa sa umpisa eh. Ibibigay ang lahat ng gusto mo. Okay, ako na susubok ng first two lines. Eh, guide mo, kasi ang problema ko naman sa kanta, hindi yung vocals eh. Is kung kailan papasok. Makatawa kayo. Pero, isa lang ang alam ko ha, si Luis napakagaling sa second voice. Yes. Kaya kong gumawa ng album na second voice lang. Totoo. I-guide mo lang ako papasok ha, kung kailan papasok. Okay. Kung ako ang may-ari ng mundo, tama yun, ha? Ay! Ibibigay lahat ng gusto mo. Turin natin. Araw-araw pasisikatin ng araw, buwan-buwan pabibilugin ko ang buwan. Werewolf. Para sa'yo ang laban na to, ang laban na to, ang laban na to. Ano ba naman pinaplay natin? Para sa'yo ang laban. Hindi ba ito yun? Hindi yan yun. Magkatono yun lang. Yung favorite ko, hindi yung kanta mo. Teka lang, medyo nawawala ako ng konti. Sorry ah, sorry Timoy lang. Natono mo ba ito? Kung ako, paayos muna, please. Uy, improving ka, bro, ha? Hindi, nasa tono siya. Kung ako ang may-ari ng mundo. Oh. Nasa tono ka, bro. Paano yung audience ba tayo? Kaya may sumasagot na audience siya. Kunwari ako yung TNT contestant ngayon. Yan. Tingin mo magugong ako? Hindi. Doon sa narinig ko ngayon, oo. Hindi. Kasi matagal na tayo magkatrabaho eh, lalo sa ASAP, di ba? Kung iko-compare ko yung, or pagbabasihan ko yung pagkanta mo dati sa pagkanta mo ngayon, dude, ang laki ng improvement. Nasa tono ka na. Kumbaga, nasa tono ka, 1 out of 8,000. Wago, tuloy na natin. Ah. Para sa'yo. Tinan mo ah. Pansin nyo ba, guys? Yung sinabi niyang, para sa'yo, wala yung guy dito, pero pitch perfect ka, bro. Ay, nako, pareho kayo sinabi ng mami ko. Pareho kayo. Yun talaga, nagjo-joke. Okay, ganito, Erica, explain ko sa'yo. Tim, ganito rin yun. Ginagawa ko na lang nakakatawa yung pagkanta. Okay. Yun na lang ginagawa ko. Isipin mo na lang kung meron ako ng lahat. Kung hosting, guwapo, dancing. Eh kung ang kanin ko singing, sakay ni Jed na yun. Wala, nasira yung buhay. Baka nagda-drugs pa kayo ngayon. Gumagawa ko ng chance na may puwang ang iba sa industriya. Tama naman. So, thank you. Thank you, ah. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Tuturuan kita mamaya siko gamit. Okay, go. Tuloy natin ng konti. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin. Puso mo at damdamin, kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Ang galing. Ang lahat ng ito'y iaalay ko sa'yo. Grabe. Mami, i-cancel mo lahat ng hosting ko, tanggapin mo lahat ng singing. Yes, yes. Ayan, nakadalawa na tayo. Ano masasabi mo ngayon? Magaling. Ang laki talaga ng in-improve mo. Paano din naniniwala? Para sabi diba? Napilitan ako. Galing. Dream duet, foreign. Mariah. Kasi yan yung... Wow! Yun yung kasikata ni Mariah during our time eh. 90s eh. 90s. Hindi ko alam, BTS na yung naabutan ko eh. I guess it happens sa lahat ng singers and sa mga musiko. Pag nakakalimutan mo yung lyrics on stage ka. Tuloy, watermelon.
Oo, alam mo, ako yung isa sa mga singers na hindi ako magaling sa lyrics. Mismong kanta ko, at times, nakakalimutan ko yung lyrics. Oo. One time, major concert ko sa Araneta, kinakanta ko yung I'll Never Go. You'd always ask me those words I say. Nawawala ako sa'yo. baka sabihin ng mga tao, ba't ang off ni Eric sa yung, yung king of teleserye theme songs nawala dahil sa akin. You would always ask me those words I say. Tell what it means to me. Kumbaga, ang tawag doon watermelon eh. Parang yun yung slang term namin doon. Hindi mo papahalata sa audience, pero super emote ka pa rin. Pwede kang mag-improvise ng ibang lyrics, pwede kang maghangin-hangin or mag-adlib. Sige, kunwari, subukan ko kunwari, iisipin ko ako yun nasa stage, tapos nakakalimutan ko yung lyrics. So pwede tayo sa, you would always ask me. You would always ask me those words I say. Sakit. Paawa sa kanya yung audience, di ba? Pwede mo namang ipakita sa tao yung vulnerability mo as a singer. Nangyari na ba sa iyo? Oo. Anong mga... Especially late. Alam ko marami kang napagdaanan lately. May mga ganyan ako, especially when I pay tribute to my parents. Minsan nandito na yung luha mo. Siyempre gusto mong tapusin yung song, di ba? Of course. Kasi hindi mo matapos. Minsan, ganun na lang. And I think the audience appreciates it also. Hindi ko baga, they're there para pakinggan ka kumanta, pero when they see na you're one with a song, with your feelings, mas na-appreciate ng audience because, di ba, they're seeing that part of you, that genuine, not simply the performer, but they're seeing Eric Santos. Kahit minsan mawala ka sa tono, mag-grumble yung iyong lyrics, as long as pinapakita mo yung puso mo dun sa pagkanta, mas effective yun eh. Iyon yung kind of singing, kind of performance na pag umuwi yung audience mo, maaalala nila. Bit-bit nila. Bit-bit nila hanggang umuwi sila. Na parang, uy, na-move ako dun ah. Uy, na-affect ako. Ako nagawa ko yung dati may isang performance sa ASAP Karaoke na binigay ko naman, di ba? Ako si Kathy na sineryoso ako naman yung kanta, so na-bit-bit ng audience. Tapos nasira na yung buhay ng audience na yun. Hindi na siya makausap ng pamilya niya. Ayan, magana tayo, yung I'll Never Go. Okay. Tapos i-judge mo kasi medyo mataas na. Di biro ang I'll Never Go, ha? Ibang vocal demand nito. Okay, sige, game. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Diba? Eric, putido yata to. Putido yata. Yung napansin ko. Pacheck natin to, ha? Putido yata. Kung tingin mo mag-TNT ako, sino makakatunggali ko sa mga judges? Siguro yung dating host na lang. Para hindi ka masyado ma-pressure. Oo. Si Mariel, siguro. Iba ang dating namin ni Mariel eh. Pag kami kumanta ang dalawa ni Mariel, katapusan na naman yun. Actually, kumakanta kami dati sa Wawawi. Si Mariel magaling mag-second voice din. Pag kumakanta siya, puro second voice. Pero ikaw talagang umangat ka ng milyang-milya eh. I mean, I agree. Tim, ano ba ang pakiramdam na nung kita mo yung I'll Never Go tayo? Medyo nasasabayan ko ang the one and only Eric Santos. Gusto mo ba ng kape para kabahan ka ng konti na ay, baka katapusan na ni Eric to. Bilang isang musiko, anong pakiramdam? Tama ba yung mga hinhit kong notes? Musician, di mo ako ma-technical. Mas gusto ko yung ano. Nanggaling sa puso, di ba? Pag na-feel ko yung ano, singer. Ramdam ka namin. Gusto ko na-feel ko. Ang problema, wala ako na-feel sa'yo. Ikaw, Eric, anong payo mo sa lahat ng mga gusto maging singer? Kasi sa Philippines, ito totoo to. Double-edged sword sa atin ang pagiging isang singer. One is napakadaling sumikat na lahat naghahanap ng singer. The other side is ang daming umaangat sabay-sabay. Plus with social media. Diba, pasikat ka pa lang, meron nang papunta na doon, 'di ba? So ikaw, anong advice mo sa lahat na medyo baka nawawalan ng loob na 'di ba to pursue what's really in their heart? Ang dami ng platform ngayon para ma-access ka eh. Kumbaga, ang daming venues for you to share your talent
sa lahat ng tao. So, before kasi TV lang tayo or radio. Tsaka pipila ka talaga, pipila ng talaga. Audition. Oo. Ngayon kasi there's TikTok, there's YouTube, kahit Instagram, 'di ba? Facebook. Ang daming mga venues na pwede kang ipakita mo yung iyong talent. So ang akin lang, huwag silang mag-focus doon na gusto kong sumikat, gusto kong ganitong fame, pera, gusto kong ganito kumita, ganyan. Siguro ngayon, ang isipin mo is kung paano mo ma-enhance pa at ma-improve yung craft mo as a singer. Kasi makikita yun ng tao eh. Kung gaano ka nagpa-persevere para yung talent mo ay, kumbaga hindi ka nagiging complacent. Mas ma-improve mo pa yung skills mo as a singer. And siguro everything else will follow. As long as naniniwala ka sa sarili mo, as long as focus ka sa ginagawa mo, everything else will follow. At sabi ko nga si Eric, magsa-celebrate na ng 20 years. Wow! 1 year nga lang sa industriya, napakahirap na. Pero to reach 20 years, it means you're doing something not good, but great. Mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung mga tao sa paligid mo, mahal mo yung mga humahanga sa'yo. So, invite everyone sa yung concert. Yes, maki-celebrate po sana kay sa akin this coming October 6. Sa MOA Arena, my concert is titled Milestone. It's my 20th anniversary concert. Marami po akong guests dito. The likes of Yeng Constantino, Darren, Sherin Reyes, and of course, Miss Angeline Quinto. And I will be having a very special surprise guest for you guys. Hindi ko sinasabing ako. Hindi ko sinasabing ako. Pero hindi talaga ako. Hindi talaga ako. So, next 20 years para sa'yo, Eric, ano? Anong ang tingin mo mangyayari sa next 20 years? Ano pang gusto mo achieve from 20, dagdag 20 pa? Alam mo, Luis, I'm so blessed to have been given this opportunity na maabot ko yung pangarap ko as a singer, no? Tapos, ang dami ko nang nagawa. Lahat ng mga pinapangarap kong makatrabaho before, nakatrabaho ko na sila sa concerts. And you call concerts. Them friends. Yes, I call them friends. Nakatrabaho ko na sila sa album, sa concert, sa ASAP every Sunday. Siguro ako ngayon, ang pangarap ko na lang is to sustain whatever I have. Kung bibigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon to have another 20 years, 20 more years, I am more than willing to share my music with the people na talaga namang simula sa Paul ay sinusuportahan at minamahal ang aking musika. Sabi ko nga, kasi si Eric nag-guest ka makailan sa I Can See Your Voice. Sabi ko, may your 20 years be the start of 20 more very fruitful years na hindi lang basta-basta ikaw yung kumakanta, kumbaga na siya share mo ang lahat. At sana pag dumating yung time na wala nang tao sa mundo, patay na lahat, kumakanta ka pa rin. Ikaw na lang mag-isa. Tim, thank you very much at maraming salamat. And God bless you, bro. Isang tao na hindi nagbago simulat sa pool. So, bago tayong paalam, isang request, pwede bang kung akin ang mundo, Tuloy na natin. Last lang, bago tayo magpaalam. So, para ba kay Jesse to? Jesse, this is for you and kay Baby Peanut. This is always, lahat ng nilalabas ng puso ko ay para sa mag-ina ko. That's beautiful. Ito na. Kung ako ang may-ari ng mundo, ibibigay ang lahat ng gusto mo. Araw-araw pasisikatin ng araw, buwan-buwan pabibilugin ko ang buwan para sa'yo. Para sa'yo. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito ay iyan. Di kinain ng phlegm ko, hayop ka. Hayop ka, sabi ng phlegm ko, no. Totoo yung ubo ko na yun, ha? Hindi punchline. Nabilao ko kasi sa sarili niyang laway. No, okay. It happens, bro. Yes. It happens, yes. It happens. Oh. Maraming salamat, Tim. And the one and only Mr. Eric. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you very much, brother. Thank you for having me. Thank you, brother.
God bless everyone. Like, share. Basta kung anong ginagawa niyo sa YouTube, go niyo na dito. Bye, guys! Thank you!